napakalaki ng involvement ng Miguel na yan sa pamilya niya. Inakawan kayo ng milyon-milyon, tapos sinaktan pa ang lola mo. Siya pala nagpapatay kay Jane. Bakit parang napakarami yung alam tungkol sa akin at sa mama ko? Bakit ang inito naman ang ulo mo? Si Daddy, magpapakasal na sila ni Emily. 1 year palang patay si Mami. Eh, hindi naman ganun katagal yun. I've asked Emily to marry me. At kahit parami tumututol, maraming complications. Pumayag si Emily na magpakasal. We're getting married in 3 months na. Ba't niyo tinititigan yung picture ni Mami? Naisip ko lang, kung hindi siya namatay, hindi makakapag-propose ang daddy mo kay Emily. Name your price, Emily. Alam ko kung ano ang ginagawa mo, Johanna. Sa tingin mo, hindi kita kayang galitin kahit gawin ko to. Madam, this is really an emergency. Engage na po si Sir Marco at Emily. Hindi pa huli ang lahat. Makakagawa pa rin ako ng paraan bago malaman ni Miguel ang tungkol dito. Akala ko, masasabog si Johanna at si Nathan sa balita ninyo. Hindi naman masyadong masama ang nangyari kanina. Naku, Madam Yenya, yun lang ang akala ninyo. Nagkaroon kami ng inkwentro ni Johanna. Ay, ganun pa rin. Maldita ng aasar. Gustong-gusto ko na nga patulan eh. Siguro talagang hindi na magbabago si Johanna. Pero si Nathan, mukhang umukay naman siya sa'yo. Yun nga ang delikado eh. Dahil hindi po ganun si Nathan. Baka naman nagbago na siya. Nagpapanggap lang siya sa harapan ni Katrina na mabait at maayos. At sa palagay ko, yun din ang ginagawa niya sa inyo. Pero anak, bakit naman niya gagawin yun? Yun na, hindi ko alam ba. Kaya mas mabuti magdoble ingat kayo. Dahil mahirap kalaban ng tao kapag hindi mo alam kung anong iniisip niya. I wish there was a way para pigilan si Dad magpakasal kay Emilia. Kung masaya naman ang daddy mo, pabayaan mo na sila. Susuko na lang ako na hindi lumalaban. Hindi ako ganun, tita. Bakit ba ayaw na ayaw mo sa kanya? So many reasons. She's devious and ambitious. At kakamatay pa lang ni Mami, parang inaakit niya kagad si Dad. Eh, hindi ba? Nakakainis yun. Besides, after niya mabankrupt, gagawin niya yung modus operandi niya. Maghahanap siya ng mayaman na mapapangasawa. Kaya niya papakasalan si Dad. Bakit ba ganun ang iniisip mo? Maraming katangian ng daddy mo na kahanga-hanga. Kaya hindi imposible na mahal ni Emily si Marco. Tita, do you like my dad? Ano? Ako? Napansin ko kasi nung unang punta mo sa bahay. Paano yung tingin mo sa kanya? I mean, do you find him attractive? Gwapo ang daddy mo. Pero hindi ibig sabihin na may gusto na ako sa kanya. Sayang. Akala ko may gusto ka kay Dad. Makakagawa pa naman ako ng paraan para mapalapit ka sa kanya. Hindi pa masyadong complete ang staff dito. May ilan pang kailangan i-hire. Sir, sa palagay ko, magkiklik ko itong bar nyo. Kasi tignan nyo, soft opening pa lang po pero ang dami nang nagdadatingan. Dahil yan sa galing mo, Daniel Gidotti. Talagang mahusay ka negosyante. Sayang. At bumagsak yung negosyo niyo. Sir, kilala niyo kung sino ako? Oo naman. Kahit Daniel Cruz ang ginagawa ng pangalan dito, alam ko kung sino ka. Sir, pasensya na eh. Kung hindi ko sinabi yung totoong pangalan. Nag-aalangan ako kasi ako eh. Kapag nalalaman nila talaga kung sino ako, iisip nyo na kasi na pagawin ko sa kanila yung nangyari dun sa negosyo namin. Ninakawan kayo. Hindi nyo kasalanan yun. Tungkol naman sa kaso mo, naklik ka na sa NBI. Kaya Daniel, wala akong problema sa'yo. Ay? Sir, maraming salamat po sa pagtitiwala yung binibigay niyo sa akin. Oh, naalis ka? Oo, may job interview ko eh. Eh si Lorraine rin ba ang nag-recommend ng trabaho? Hindi, nakita ko na sa classified ads, assistant manager sa isang resto yung trabaho. Sana nga matanggap ako eh. I'm sure makukuha mo yan. Good luck. Hindi mo ako sasamahan? Hindi na. Sinusubukan ko na rin magbago, di ba? And I trust you. Salamat. Johanna,
Hindi ba talaga tayo magkakasundo tungkol kay Emily? Okay na si Nathan. Ikaw na lang ayaw bumigay. I'm sorry, Dad. Pero ayoko talaga si Emilia para sa'yo. She is not taking Mommy's place. You know, that's not going to happen. Kahit magpakasal kami ni Emily, she's not going to take the place of your mom. But still, hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. Hindi ka bibigay. Pero hindi rin ako bumibigay. Joanna, I intend to marry Emily with or without your blessings. So, paano yan? Titira tayo sa isang bahay pero lagi tayo nag-aaway? There must be a way to solve this problem. Sige, Dad. I'll think about it. And let's talk again tonight. Maybe we can have dinner? See if we find a middle ground. Nathan, bakit? Wala po. Dumadalaw lang. Halika, tuloy ka. Siya nga po pala. Nagdala po ako ng prutas. Iba-iba na lang po kinuha ko kasi hindi ko po alam yung gusto niyo. Salamat, pero hindi ka na dapat nag-abala. Halika, upo ka. Nathan, ano yung kailangan mo? Tita, gusto ko po kasi sana mag-sorry sa behavior ni Johanna. Pero gusto ko rin po nung ipaalam sa inyo na wala pong problema sa akin kung ikakasal kayo ni Dad. Pero dati, ayaw mo. Kasi kamamatay lang po ni Mami noon eh. Siyempre po, nagluluksa pa po ako. Tapos yung feeling po ko po, parang may kapalit na po agad si Mami. Pero matagal na po yun. Marami na pong nagbago sa loob ng isang taon. Tulad ko, kaya nga po as early as now, gusto ko na po kayong i-welcome sa family. Salamat. Tita, may isa pa po sana akong request. Ano yun? Kapag kinasal po kayo ni Daddy, pwede ko po ba kayong tawaging Mama? Nakakamiss lang po kasi yung feeling ng may nanay. Pero kung hindi naman po, maunawaan ko po. Siyempre, tawagin mo akong Mami. Salamat po, Mama. Walang hanggan. Patuloy na namamayagpag sa TV ratings gabi-gabi. Phenomenal ang feedback sa social media at iba't ibang networking sites. Phenomenal ang official soundtracks. Platinum na ang volume 1. May volume 2 pa. Tinudubog ang mga mall shows. Phenomenal award-winning cast. Paolo Angelino. And the ONG actor of the year is Coco. My special star studio at preview magazine pa. Binebenta na rin ang official Walang Hanggan Infinity Ring at Necklace. Mag-log on sa www.abs-cbn.com para sa Walang Hanggan TV. And get exclusive updates straight from the cast. Abangan din ang pagsabak ng ating mga bida sa Sinimalaya. At pinag-uusapan na ang malalaking pagbabagong dulot ng pagdating ng phenomenal actress, Yula Valdez. The Philippine Phenomenon. Walang hanggan. Maayos naman ang resume mo, Mrs. Montenegro. Pagtrabaho ka sa Montenegro Corporation, gusto naging liaison officer ka nila para sa Gilles Corporation, ang malalaking wine distributor noon at ngayon. Magagamit namin dito ang mga natutunan mo doon. Kailan ka pwede magsimula? Ibig sabihin ho ba? You're hired.
Naku, maraming salamat. Huwag mo kayo magsisisi. Welcome to the company. Attorney Fidel Gonzalez po. Hello. Have a seat. Thank you po. Matagal ng kliyente ng law firm namin ng family mo, Miss Bonifacio. Kung ganun, familiar ka sa pagkamatay ni Jane. Kung ano lang yung nabasa ko sa dyaryo, bakit po? Hanggang ngayon, open pa rin ang kaso ni Jane. Wala pa rin hustisya. Hindi pa alam kung sino pumatay sa kanya. Alam na ho nila. Si David Conde, ang assassin na inutos ni Miguel Ramos. Yun nga lang, hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli yung dalawa. Hindi ako naniniwala na si Miguel Ramos ang nag-utos nito. Bakit? Wala naman siyang connection kay Jane. Hindi sila magkakilala. Iba ang pinaghihinalaan ko, attorney. Sino? Si Daniel Guidotti. Kaya pumunta ka sa NBI. Ipa-reopen mo ang kaso nila laban kay Daniel. Ma, alis na po ako. Dala itong fruit basket ni Nathan. Dumaan siya dito kanina. Tatawagin sana kita, pero nahiya naman siya sa'yo, kaya umuwi na lang siya. Bakit daw? Anong kailangan niya? Gusto lang daw niya ipaalam sa akin na okay lang sa kanya. Napapakasalan ko ang papa niya. Mahuwag yung pakinggan si Nathan. Masama siyang tao at alam ko may binabalak siya. Anak, magpapakasal na ako. Gusto ko rin naman ang makasundo ang mga anak ni Marco. Dahil dadating ang araw, magiging anak ko din sila. Pero iba si Nathan, ma. Ginagawa niya to dahil may masama siyang plano sa inyo. Daniel, anak, alam kong malaki ang problema ninyo ni Nathan. Dahil sa nangyari sa inyo ni Katerina. Pero kailangan ko din subukan na bigyan siya ng pagkakataon. Alang-alang din naman para sa papa mo. Sana maintindihan mo, anak. Ako si Attorney Fidel Gonzalez. Ako ang abogado para sa Pamilya Bonifacio. Gusto ko lang kamustahin yung development sa kaso ni Miss Jane Bonifacio Montenegro. Pinaghahanap pa rin namin si Miguel Ramos. Eh si David Conde. Di pa rin siya nahihita. So ang ibig niyo sabihin sa loob ng isang taon walang development ng kaso. Tsaka bakit ba si Miguel Ramos ang tinututukan niyo? Base sa mga ebidensyang nahanap namin, si Miguel Ramos lang ang suspect. Sa mga ebidensya ang binigay sa inyo ni Daniel Guidotti, hindi pa nga napapaliwanag ni Daniel kung paano napunta sa bahay nila at sa kotse niya yung mga ebidensya mga nakaalap niyo. Consistent na sinabi ni David Conde na hindi si Miguel Ramos ang nag-utos sa kanya, kundi si Daniel Guidotti. Kahit itinuturo ni David Conde, si Daniel Guidotti, wala pa rin kami nakikita ang link sa kanilang dalawa. Isa pa, ang pagtakas at pagtatago ni Miguel Ramos ay nangangahulugan na guilty siya. Kaya siya at hindi si Daniel Guidotti ang main suspect sa pagkamatay ni Jane Montenegro. Boss, may listahan dito ng mga kumpanya sa properties na nailit ng bangko. Kaya subasta ko sa susunod na linggo. Pwede tayo mag-beat. Sige, mamili ka. May idea na ako kung ano gusto kong bilhin. Sa mga kasama mo dito. Sige ho. Ito pala si Jojo, ang head waiter dito. Si Sean, ang bartender. Sila ang mga kasama mo dito. At siya nga pala ang manager mo, si Daniel. Hindi ko alam na doon ka pala sa bar nagtatrabaho. Hindi mo kasi sa akin nabanggit yung pangalan eh. Dalawa-isip ka ba na tanggapin yung trabaho? Oo. Oh, magiging complicated kasi yung mga bagay-bagay. Sa'yo, kay Nathan, sa atin. Kung
sakaling hindi ako doon nagtatrabaho. Tatanggapin mo ba? Oo naman. Katrina, tanggapin mo na ang trabaho. Wala naman itong kinalaman tungkol sa atin eh. Pero Daniel, paano kung... Katrina, wala pa ang problema, iniisip mo na. Malay mo ito ang ginawa ng tandana para magkasama tayo. Bakit di natin hayaan ang panahon? Bakit hindi natin hayaan na lumigaya muna tayo? Balita ako, may bagong bar na pinagtatrabahuan si Daniel. Puntahan natin mamaya. Huwag na. Kayaan mo na si Daniel. Bakit? Ano naman gagawin natin dun? Guguluhin natin siya. Sisiguraduhin natin na masisante siya. Oo. Para masaya. Tamas, pag ginawa natin yun, for sure malalaman ni Katrina. At pag nalaman ni Katrina, hindi siya maniniwalang nagbago na ako. Eh, nagbago ka na nga ba? Han! So, kumusta yung interview? Natanggap ako. Wow! Congratulations! Sabi ko naman sa'yo, makukuha mo yun eh. Nathan, hindi ko to alam. Pero nung natanggap ko yung trabaho, dun din pala natatrabaho si Daniel bilang manager ng resto bar na yun. Oh? So, paano? Kukunin mo pa rin yung trabaho? Oo. Okay. Okay lang? I trust you. I am glad you're back, ma'am. Nahihirapan akong paghiwalayin si Emilia at si Daddy. Lagi ko nga siyang inaaway, pero parang desidido siyang pangasalan si Emilia. Huwag ka mag-alala, Johanna. Pagtutulungan natin sila. Dapat nga magkikita kami ngayon eh. Pero hindi ko siya pinuntahan. Ay, tiyak, maghihintay si Marco sa'yo. No, ma'am. Kasi may kasama siyang iba. Si Tita Jean. Jean! Hi! Hello. Si Joanna kasi pinapunta na ako dito eh. Mag-uusap daw kami. Alam mo, may date kami ni Joanna dito. Pero wala pa rin siya. May kasama ka ba? Wala. Nako, might as well join me. Liga, maupo ka muna. Thank you. I'm sure she'll be late. Alam mo naman yun. Who is she? Wala kasi kayo nung dumating siya. Cousin siya ni Mom. And I want her to spend time with Dad kasi naisip ko, maganda si Tita Jean. Single, well-bred, at galing sa isang ginaganap na pamilya. Kaya iniisip ko na she would make a better wife for Dad. Hindi tulad ng iba diyang opportunista na sa tabi-tabi. Out of reach yung phone niya. Ano kaya nangyari doon? Ako, with Joanna, you'll never know. Kahit na tayo. Mauna na tayo. Okay. Mukhang masaya ka. Dahil ba kay Emily? Masaya ako? Yes, kasi ikakasal na kami. Masaya talaga ako. Minahal mo ba si Emily na habang asawa mo pa si Jane? Tinatanong ko lang kasi isang taon pa lang nakakalipas mula nung namatay si Jane. Pero papakasalan mo na si Emily. Para sa mga outsider na katulad ko, siyempre, yun ang iisipin. Alam mo, Jane, wala naman akong pakala kung ano sabihin niyo ba. Wala kaming relasyon ni Emily nung asawa ko pa si Jane. Hindi ko siya niloko. Pero, mahal mo si Emily na mas higit pa kay Jane. Pinagamit mo ang Jane to para guluhin si Marco at Emily? At pumayag din ang Jane to sa plano mo, gano'n? Hindi ko sinabi sa kanya. Pero ma'am, I've seen the way she looks at Dad. Parang may gusto siya kay Daddy. Kaya sa tingin ko,
She's the key to drive Daddy and Amelia apart. Alam ko kung gaano mo kamahal si Emily. Na sobra kang nasaktan at nalungkot nung nawala siya sa buhay mo noon. Alam mo yun? Kunento sa akin ni Jane, tinulungan ka pa nga niyang hanapin si Emily noon. Sinabi ni Jane sa'yo yun? Akala ko ba wala kang communication? Akala ko hindi ka nagsusulatan. Pero yun ang sabi niya sa'yo. Sobra masakit yun para sa kanya, Marco. Mahal ka ni Jane. Pero kay Emily ka lang nakatingin. And yet, tinulungan ka niyang hanapin si Emily para masyahan ka lang, Marco. Kahit nagdurugo ang puso na ginawa niya yun. Alam mo, Gina, minahal ko si Jane ng buhay siya. Hindi ko siya niloko. Salamat. Oh, hello, Emily. Ah, kaya pala sinabi kanina sa balita na may padating na bagyo. Nandito ka na pala, Margaret. Sana pinaghandaan mo. Hindi yung palagi ka na lang nakaasa na tutulungan ka ni Marco. Like you always do. Hinihintay mo ba si Daddy? Well, hindi siya darating dahil kasama niya si Jean. Siguro may meeting sila. What meeting? Walang business dealing ang company with the Bonifacio Bank. He's on a date. What now? Akala mo, ikaw lang ang babae ni Marco? Napatino siya ni Jane, okay? Pero ngayong wala na si Jane, balik siya sa pambababae. Behind-the-scenes happenings na di dapat palampasin ngayong week sa Walang Hanggan TV. Si Coco, pag kumanta to. Log on na sa www.abs-cbn.com to watch the full webisodes of Walang Hanggan TV. Good evening, boss. Hi, good evening. Hi, Emily. Pumunta ako sa hotel pero nakalis ka na raw eh. I'm sorry, ha? Kaya saan ka ba galing buong gabi? Sa restaurant. Mag-uusap kami ni Johanna. Si Johanna? Talaga? Oh, but instead, ang dumating si Jean. Ang sabi niya, magkikita rin daw sila ni Johanna sa same restaurant. Pero hindi dumating. Alam mo, nung palis na ako, sabi niya wala siyang kotse. So, hinadikin mo muna sa bahay niya. Hindi ka ba galit? Hindi. Hindi ako galit, Marco. Alam ko naman, walang namamagitan sa inyo ni Jean. Alam mo, Emily, nung... Nung magkausap kami ni Jean kanina, parang may kakaiba sa kanya eh. Bakit? Ano ba nakikita mo? She reminds me so much of Jean. Maid na to, sinabi ng idobo lock. Kenneth! Ay! Paano ka nakapasok dito? Sa pinto. Akala ko sa bintana. Uy, hindi ako nakaaliw sa'yo, ah. Papatawa ka ba? Ha? Hindi. Nasaan si Doña Margaret? Wala siya. Umalis. Nasa States, di ba? Akala niya matatakasan niya ako. Hindi niya ako matatakasan. Ikasunduan kami. Hindi ko siya isusumplo. Basta't pipiliin niya si Marco at si Emily magkasama. Eh, sinusubukan naman niya eh. Pero wala naman siya dito talaga. Kulang ang ginagawa niya. Kulang! Sabi mo kay Doña Margaret, bumalik siya dito, gawin niya ang trabaho niya. Ha? Sabihin mo yun. Naiintindihan mo? Kung hindi, babalikan kita. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Sasabihin ko. Sige, umalis ka na. Dali na.
Natatense na ako, Dalina. Ayun o, umalis ka na. Sige na. Kita. Parang yung pananalitan na pareho, may mga mannerism sila na iisa lang. Kahit sa pagkain, pareho silang paboritong pagkain. Naguguluhan ako eh. Ewan ko, Marco, pero para sa akin, parang ang dami nilang pinagkaiba. Eh, unang-una, hindi naman pareho mga interes nila. Wala siyang interes sa mga anak mo. Lalo-lalo na kay Nathan. Tsaka, parang mas concentrated siya sa career niya. Hindi naman ganun si Jane. Madam? 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 Kenneth? Madam, wala na po si Miguel, umalis na. The coast is clear. Alam mo, nakakatakot na to si Miguel, ha? Naku, madam, sinabi niyo. Eh, madam, ano na pong gagawin natin ngayon? Ano kaya? Tuloy na tayo umalis. Magpakalayo-layo tayo. Pumunta tayo sa isang lugar na hindi na tayo mahahanap ni Miguel. Kahit saan ka magtago, mahahanap pa rin kita, Margaret. Alam kong mahal mo si Catalina, pero huwag ka naman sana magpaloko sa kanya. Kaya gagawin ko at ibibigay ko sa kanya kahit na ano, huwag lang niya ako iwan uli. You already gave her the upper hand in your marriage. Huwag ka naman magpadehado. May nagpadala na naman sa'yo? Wala, hindi po para sa akin. Para ako kay Mama. Sino ba itong Black Lily na ito? Bakit ayaw buksan ng NBI ang kaso nila kay Daniel? Bakit ba pilit na binabalik sa akin na sisi? Buhay ang nawala dito. Buhay ni Jane! Matang hawak niya mga ebidensya laban sa akin. Wala akong choice, kundi sundin lahat ang inuutos niya. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi pa sila kasal. Makakahanap ako ng mga paraan para mapaghiwalay sila. Wala akong pakialam kahit hindi mo ibigay sa akin ng blessings mo. Kahit hindi ka umatin sa kasal ko or kung magsakit-sakitan ka, buo na ang desisyon ko, pakasal ako sa Emily.